kapo ng Jesus Nazareno, awin at papuri, alay namin sa'yo, dingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba ko, Jesus Nazareno. Pagkabuhay, hindi ka na Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabuhay ay ganman. Iba kong Jesus Nazareno, awit at pagpuri, alay namin sa'yo, dingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba kong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya at pagpapalang ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa. Ito rin ang araw na kung saan sama-sama nating tinitipon ang lahat ng ating panalangin at kahilingan sa Diyos. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya't masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mo kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan.
hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya na siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita, at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak. Ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na hari sa Siyon. Aking iyahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, alleluia. Ikaw o Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, at usamang mahal. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay mahahati natin sa tatlong mahalagang pahayag o paalala ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Unang pahayag o paalala, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Tunay ngang marami tayong mga alalahanin sa buhay na ito. Minsan nga, yung iba sa atin, hindi na makatulog sa dami ng stress, sa dami ng problema, at sa dami ng kanilang mga iniisip. Hindi makatulog dahil yung iba takot mabawasan ang yaman at pera. Hindi makatulog yung iba, maraming kaaway, maraming minamarites. Hindi makatulog yung iba, mga kabataan, dahil iniwan ng kanilang boyfriend o girlfriend. Hindi makatulog yung iba sa dami ng gastusin at bayaran sa araw-araw. Hindi makatulog yung iba sa atin sa dami ng nalokong tao, maraming pinagsamantalahan at patuloy na ginagawa ng hindi maganda. Kaya't mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, may mga pagkakataong tunay ngang tila baga ang buhay natin parang napakalupit at napakabigat na. Ngunit napakaganda ng paalala ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Huwag kayong matakot.
gaano man kabigat ang problema mo, may solusyon si Jesus Nazareno. Gaano man kalubha ang karamdaman mo, may kagalingan kay Jesus Nazareno. Gaano man kabigat ang pinagdaraanan mo ngayon, may kaginhawang naghihintay kay Jesus Nazareno. Basta't ano ang habilin niya, manalig ka, kumapit ka sa kanya, magtiwala ka sa kanya, at kailanman tunay na mararamdaman mo, hinding-hindi magpapabaya ang Diyos. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas ang mga kadibotong may pagtitiwala at pananalig kay Jesus Nazareno. Ikalawa, sinabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming silid at paroroon ako upang ipaghanda kayo ng inyong matitirhan. Mga kapatid, magandang paalala sa atin ngayon na ang buhay natin sa mundong ito, panandalian o pansamantala lamang. Gaano man kahirap o kakomportable ang buhay mo ngayon, hindi yan magtatagal sapagkat yan ay panandalian lamang. Ibig sabihin, anumang tigas o anumang lambot na iyong tinutulugan, panandalian lamang yan. Ang tunay nating tahanan ay hindi dito sa lupa, kung hindi sa langit, doon sa kaharian ng ating Ama. Hindi na tayo doon magsisiksikan at hindi na tayo doon magkakagulo pa. Kung tayo'y mananalig, sabi ni Jesus Nazareno, at magiging tapat sa ating pananampalataya, si Jesus Nazareno mismo ang maghahanda ng ating lugar sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, bawat isa sa atin may puwang sa kaligtasang kaloob ng Diyos Ama. Napagtagumpayan na ni Jesus Nazareno ang kamatayan, kaya ang naghihintay na sa bawat isa sa atin ay muling pagkabuhay at ang buhay na kailanman hindi na matatapos sa piling ng ating Diyos Ama. Ikatlo, sabi ni Jesus Nazareno, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung inyo pong mapapansin, bahagi ng ating ipinapahayag sa banal na misa, binabanggit ng pari, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa kanya. Ibig sabihin, si Jesus Nazareno, ang ating dakilang tagapamagitan sa Diyos Ama. Walang pwedeng makaakyat sa langit kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Lahat tayo kailangang dumaan kay Jesus Nazareno. Lahat tayo kailangang pumunta at magbalik loob sa Kanya. Dahil si Jesus Nazareno din ang tagapamagitan ng Diyos Ama mula sa langit patungo sa lupa. Kaya nga in English, tinatawag natin si Jesus Nazareno bilang mediator. Siya ang pumapagitna
Siya ang namamagitan sa pagitan ng Diyos Ama at ng sanlibutan. Kaya nga, anong sinabi ni Jesus Nazareno? Walang ibang daan. Hindi ang kayamanan mo. Hindi ang kasikatan mo. Hindi ang katanyagan mo. Hindi ang negosyo mo. Hindi ang profesyon mo. Isa lamang ang daan. At yan ay si Jesus Nazareno. Kaya anong sinabi niya bandang huli? Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya nga sinasabi natin, si Jesus Nazareno ang ating kaligtasan. Siya ang nakapagbibigay ng ginhawa ng kagalingan sa atin. Sapagkat kung hindi sa pamamagitan niya, wala kahit isa sa atin ang makakaakyat sa langit. Kaya nga anong tawag kay Jesus Nazareno? Si Jesus Nazareno ay ang ating tagapagligtas. At kung siya ang ating tagapagligtas, siya ang magbibigay sa atin ng tunay na katuturan at kabuluhan sa ating buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tatlong mahalagang bagay dapat nating tandaan sa araw na ito. Una, anumang pagsubok na ating kinakaharap sa kasalukuyan, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Manalig tayo kay Jesus Nazareno. Ikalawa, ipinaghanda na tayo ng silid ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa ating tunay na tahanan sa langit. Kaya patuloy tayong gumawa ng mabuti, magmalasakit at magmahal sa Diyos at sa kapwa. At ikatlo, tandaang mabuti, huwag na tayong maghanap pa ng anumang daan. Huwag tayong mag-alinlangan. Totoong totoo at tunay na tunay, si Jesus Nazareno ang siyang tanging daan, katotohanan at buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak kay Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus Nazareno ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan, naway, akayin ang mga namamanampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway, maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway, makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway, higit pa tayong umasa sa Diyos
na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at manatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa nating naway, makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ipanalangin din po natin ang lahat ng ating mga kapatid at kadiboto na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Gayon din ang ating mga kapatid na nawawala na ng tiwala at pag-asa sa buhay. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sapagkat ako'y iniligtas, mga kaaway di makuha patuwa na sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nakiriwang. Tulungan mong bigay ang alakad tinapay, handog na pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kung hindi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dati naming pamumuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. San? Santo, 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 ang Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa, ang kadakilaan mo. O sana sa kalitasan, o sana sa kalitasan. Sa ngalan ng Panginoon,
O sana sa kataasan. O sana, O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
manalangin, sumasanangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yaniya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang lakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Siya po ang ating tagapamagitan sa Ama. Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para Amen. Sa buhay na walang hanggan. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Iyong pangangamba, sa iyong pag-iisang pinalot ng problema at takot na iyong dala. Sa iyong pagtatago, tawagin mo ako. Di mo man natatanto, naririto ako. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Hawiin ng panindim buong pusong manalangin, ikaw ay diringin. Magtiwala ka sa akin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sasamahan, di ka pa ba bayan? Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa iyo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Thank you.
Announcement, pagdalaw ng Birhen ng Antipolo sa poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Inaanyayahan po ang ministry organization at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng Mahal na Birhen Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10:00 umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6:00 PM na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alay-lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang nabasa ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay gala sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasin din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inihinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, naranal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaral natin ka Jesus Nazareno, inuwalhati.